First, congratulations sa Widow's War. Nakita naman natin yung AVP, napakaganda. Pero medyo malabo pa kung ano yung character mo. So, sino siya? Yes, ako dito si Francis Castillo. As you see, kapatid ako dito. The younger brother ni Sam Castillo, which is played by Miss Bea Alonzo. At si Francis ay a very protective brother. Kasi yun yung may mga matay sa family namin. And Francis feels na parang siya yung magiging tatay or magiging responsible sa pag-protect sa family namin. Mm-hmm. Nanay ko, kay kapatid ko, sa ate ko. So yun, si Francis is willing to risk everything para protectan yung mga mali sa mga. Jerry, sanay kami na sunod-sunod talaga yung projects mo, no? Pero before Widow's War, medyo napahinga ka ng konti after Urduha, di ba? So you think na parang minsan ka na nga lang magpahinga, pero pagbalik mo, bongga, yes, di ba? Yes, so I'm thankful to GMA kasi, of course, it's my second time to work with Bea, so really excited for this project na nakasama ko ulit siya. Kala ko sinong startup, yun eh, tapos na yun. So yun, nabigyan ulit yung chance ngayon. And grabe yung cast nito, si Miss Carla, si Jean, di ba? Pinotonton, lahat, magagaling lahat, so... Yeah, nakaka-challenge bilang actor. Nakaka-challenge na kung paano namin gagampanan yung bawat character namin. Paano namin gagandahan yung acting namin. Ito na, diretsahin na kita. I mean, after the show, ano reaction ng iyong, syempre, love na si Rabia sa bago mong project? Of course, she's very happy and thankful na after almost a year na hindi ako nagkaroon ng serye ito. I'm back. And grabe yung project na to. Ang laki ng project na to. And nakalimutan ko sabihin with Direk Zeke. Wow, grabe. Of course, I know na award-winning siya. Ginawa niya yung Fireflies and Maria Clara. Pero I didn't expect na ganito kaganda yung lalabas yung show namin. So thank you dahil na-award ko siya. And yung experience na to, marami ako matututunan as we go along the show. Galing, ngayon ko lang na-realize kasi nga si Rabia galing Royal Blood. Tapos ikaw naman ang next, di ba? Yes, so meron ba siyang mga ano, hindi man advice, pero mga binigay na reminders ba or whatever? Kasi nga galing siya sa murder mystery, then ikaw naman. Yes. Actually, nung the whole Royal Blood, kasama rin niya ako sa project kasi kinakwento niya sa akin lahat during her taping. Kasi first show niya yun eh. And then during her journey dun sa Royal Blood, so alam ko lahat yung nangyari. And I'm a fan of Royal Blood, ang ganda nun. So I didn't expect na magkakaroon ng panibagong murder mystery nito, yung Widow's War. So sabi niya, oh ikaw naman, it's your turn, ganun. And I'm excited for you kasi... Excited for you kasi yung team na yan is the same team dun sa Royal Blood and Widow's Web. So sila Kuya RJ and then sila Miss Reg. So yun, sabi niya enjoy ko lang and do my best. Ano role mo dito, sorry? Ako po dito si Francis Castillo. I'm the younger brother of Sam Castillo, which is played by Miss Bea Alonzo. And then yan, kami. Three kami sa family namin, which is si Miss Timmy Cruz yung... So pwede ka din paghinalaan na pumatay eh. I think so. Protective. Lahat po kami dito. May motive to be the killer. Jerry, kini ka mabasa na yung naka-work si Bea? Kasi hanggang ngayon, Miss Bea pa rin ang pag-a-address mo sa kanya. I mean, ang tagal na ng pagsasama sa startup, di ba? Oo, yun na nga kasi... Ano, fan talaga ako ni Bea. Ayan, Bea. Until now, pag nagkaka-work kami, hindi kami iwasan mga stars, of course. Yes, may mga times, pero hindi naman... Tulad nung start-up na palagi, malala nung una. Ngayon, syempre, may mga times na ano pa rin, napapaisip pa rin na wow, tatrabaho ko na isang belon. So, parang ganun. Tapos may mga scenes kasi na nagka-flashback na napanood ko to dati sa ano eh, parang ganun sa pelikula, parang ganito yung mga reaction niya, ganito. So, nawala ko minsan, pero namamanage ko naman na ngayon. Anong sabi ni Bea? Nagkasama kayo ulit dito, anong sabi? She's very happy, of course. Lalo na ngayon na mas nagiging kami, close kami lalo kasi kapatid niya ako. So, ayun, more kwentuhan, more time na magkakasama kami. So, mas nagiging close kami. So, would you say mas chill? Kasi sa startup, syempre medyo
parang yung environment na dahil first time lahat, first time din niya, naas ka puso. Mas chill, off cam of course, pero yung actingan mas ano, mas matindi. So ayun nga, naging, of course, ano, inspiration ko sila, mga actors na sila, sila Miss Bea, sila Miss Jean. So doon ka talaga may challenge eh, kasi grabe yung acting lang, so I have to step up. Kaya nung ginawa niyo yung style act, ni Bea was so much in love with Dominic at the time. Kung magkukwentuhan niyo ba yun? Now, ngayon ginawa mo talaga, I'm sure nagulat ka din when you found out what happened. So, paano? Kumusta, did you ever ask her? Did you ever say, okay lang yan or whatever? Bilang ikaw naman ay so much in love. Of course, I have so much respect to Bea. So, with those kind of things personal, on that personal thing matter niya, hindi ko po may tatanong yun, or hindi namin na mapapag-usapan on the set. Siguro it's up to her kung i-open up niya or sabihin niya sa amin, pero as of now parang wala naman pong ganun. Yun lang, ibang bagay pinag-usapan namin, and then more on work ganun. But how do you feel about that nung nakalitaan? Of course, ano po, nagulat ako and nasad ako, of course. Kasi I know din Dom, nakikita ko sila together during startup. Pero I wish Bea lang all the best, kasi nakikita ko naman na she managed it well. Okay naman siya, happy siya. And dito, during the Widow's War taping, parang never ko naman siya nakita na malungkot sa her na siya. She's a very strong woman. So, ito na lang, kayo ni Rabia, ilan taon kayo? 2 years and going. Yes. Yes! So, Empires, yun, alam ko yung 2 years and going na yun. Maraming moment na on and off, away bate, may mga break kami, o pull off, ganyan. Pero ngayon, ano na yung status ng relasyon? Would you say na wala na yung mga ganong away bate, cool off, o mas solid na ba? I can say po na, yes, tama po kayo na this time, mas stable, mas stronger, mas malakas, mas kinakapitan namin isa't isa, and mas ginagawa na lang namin inspiration. Like before na maraming problems, of course, dumadaan talaga sa relationship. Pero ngayon, chill na, masaya, ganun. Then, mas more on work na yung focus namin, suportahan sa work. She's busy, I'm busy, so mas may freedom kami to do yung mga dreams pa namin together. So wala pa sa plano ang kasal? Wala pa po. Wala pa. Pero si Rabia na talaga? For me, yeah, for now. Yeah, I can say na I really love her, and siya po yung gusto kong makasal. Parang humina na pa rin ba? Jerry, class na lang. Naloka ka ba? Or ano na reaction mo? Yung na-issue kayo dun sa concert ni Ayu? Yes. Actually, nagulat po talaga ako sa issue na yun, kasi we paid for that ticket and matipira na akong tao, hindi ako masyadong magastos, and for me na bumili ng ganong kamahal na ticket, parang it's 12,000 each yung seat na kinuha namin. So kaya nagulat ako na may nagsabi sa amin na hindi daw namin binayaran pag VIP kami. What happened kasi is na-late kami during the concert. Late kami dumating doon kasi galing kami sa Batangas, may fiesta sa family ko. So, when we arrived, of course, papatulong kami sa mga ushers. Usan kami, and syempre, medyo nakaka-sorbo kami sa mga nanonood. So yun, nahirapan sila hanapin yung seat namin kasi may mga nakaupo. So yun, siguro, I think, yun yung nangyari, kaya akala ng mga tao na papa-VIP kami, tapos hindi kami bayad yung ano. So, ako naman, hindi ako, wala sa akin yun kung sabihin nila sa akin yun. Parang I don't mind na opinion nila yun. Hindi ko sinagot. Pero si Rabia, siya yung sumagot kasi gusto niyang i-clear yung name namin na hindi totoo yun. So she messaged the page na nag-post nun. And then yun, tinurnan agad nung nag-post. And nag-sorry, nag-apologize. Ayun. Okay, thank you, Jen.